Cat Stay to all po again, kapamilya. Good morning, good morning, good morning. And welcome po ulit sa ating daily devotion. So, ang ating daily devotion po, dito pa rin sa book na God is with you every day, authored by Sir Max Lucado. Ang title po niya for today is God Can Do Wonders. Alam ko po na alam nyo na yun na kayang gawin lahat ng Panginoon. Pero basahin pa rin po natin, baka may iba pa siyang gustong sabihin sa atin. At ang verse po natin is taken from Ephesians 3, chapter 20 to 21. Oh, favorite po natin to sa Church on the Hill Christian Community. Natakal na rin po to ni Pastor Arnel. Sabi niya, "Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the Church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen." So ito po, Book of Ephesians is written by Apostle Paul. Kapag po titingnan natin, ito na po yung final word niya sa mga taga-Ephesians. Kahit po nasa kulungan siya, sinulatan pa rin niya ng letter yung mga taga-Ephesians. No, sabi niya, meron pa siyang sinabi dito na, "In Him and through faith in Jesus Christ, may we approach God with freedom and confidence." Kaya parang sinasabi niya sa mga taga-Ephesians, ini-empower sila na God is with you, wag kayong maging aligaga in everything. Tapos, sabi pa po niya dito na, "May He strengthen you with the power through the Spirit in your inner being." Tapos yun nga po, ito po yung sinabi niya sa huli. So kay Pastor Max Lucado naman po, ang gusto niyang gawin natin dito sa first verse, sa first paragraph niya, ay mag-imagine tayo. Imagine yung grace ng Panginoon through Jesus Christ. So sabi niya, grace, ano ba ang biyaya? Sabi niya, grace is God walking into your world. Kamusta po ba ang mundo ninyo, kapatid? Nagdidilim po ba? Medyo madilim? O maliwanag naman? Pero sabi ng Panginoon, sabi niya dito, God is walking into your world with a sparkle in His eyes. Nagniningning ang kanyang mga mata. Buti na lang ang pinapa-imagine sa atin ni Pastor Max Lucado. Nagniningning, hindi naglalagablab. Nagniningning. Sabihin, wow, parang gustong-gusto tayong puntahan ng Panginoon. And an offer that is hard to resist. May ino-offer siya sa iyo, kapatid, ngayong araw na to. At sabi pa dito ni Sir Max Lucado, si Sir Max Lucado po, magaling siya sa imagination. Ito sabi niya dito, "Sit still for a bit. Relax. I can do wonders with this mess of yours." Meron po ba tayong mga kapalpakan sa buong linggo? O ngayon, sa araw pa lang na to, o kahapon? Sabi ng Panginoon, "I can do wonders with this mess of yours." Dahil sa mga maling desisyon, sa mga maling salita, maling aksyon na nagawa natin, kayang gawin ng Panginoon yung mga kapalpakan natin para maging biyaya, maging grace. Na gracious siya para maging blessing pa rin at maayos pa rin tayo. Pag naaalala ko po ito, naaalala ko po yung kanta na alam niyo yung sabi niya, "Malayo pa ang umaga." Ano ba yun? "Kahit sa dilim, naghihintay pa rin, umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Ay unti-unting..." Hindi ko na alam yung lyrics, pero yung kanta po ng taong yun ay para bang hopeless na hopeless siya. Siguro lugmok na lugmok siya sa buhay niya na
feeling niya wala na siyang kapag-apag-asa. Sabi niya, kahit sa dilim, naghihintay pa rin. Biruin mo, naghihintay siya sa dilim. Kailangan, ano bang dapat na ginagawa ng isang tao pag nasa dilim ka o nasa nalugmok ka sa kasalanan? Abay, huwag kang magpakalugmok doon, di po ba? Kaya nga, sabi dito ni Lord, sa para sa mga kumakanta ng kantang yun sa mga araw na to, ang sabi ng Panginoon, naglalakad siya papunta sa inyo with sparkling eyes at sinabi sa iyo, relax ka lang. I can do wonders with this mess of yours. Ang galing po, no? O, tapos ito pong second paragraph. Sabi ni Pastor Max Ocado, believe this promise. God can do wonders in our mess. Trust it. Cling like a barnacle to every hope and covenant. May pag-asa. Ano yung kanta nila doon sa Santino? May bukas pa sa iyong buhay. O, diba? Ang ganda, sa daytik, ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. Kaya, huwag po tayong nawawala ng pag-asa sa mundo. Sabi po niya dito, imitate Ruth and get busy. O sino po ba si Ruth? Si Ruth po ay isa sa mga women of the Bible na kung tutuusin po, hindi naman siya isang Israelite. Siya po ay Moabite. Ibig sabihin, sila po yung mga kaaway ng mga Israelites. Hindi sila naniniwala kay God. Pero nung napunta po siya sa isang family na Israelites, nakita niya siguro merong ginagawa ang Panginoon kahit na galing ka pa sa kung saang madilim na nakaraan o yung henerasyon mo ay hindi nakakakilala sa Panginoon, may ginagawa ang Panginoon. Bakit siya napunta doon sa family ng mga Israelites at bakit siya ang napangasawa nung mga anak ng Israelites, may dahilan ang Diyos. Alam niyo po ba na si Ruth, nung 10 years lang po silang mag-asawa ng asawa niya, tapos namatay, alam niyo po yung biyanan niya na naiwan, nawala yung dalawang anak niya, nawala din yung asawa niya, si Naomi, at ano po, siguro nakitaan ito ng magagandang kumbaga nakita niya yung magandang halimbawa doon sa kanyang biyanan. Kaya po yung mga biyanan, abay, ito po ay parang sample natin na kumbaga maging good example po tayo sa ating mga manugang dahil hindi po natin alam kung paano tayo gagamitin ng Panginoon para mas makilala nila ang totoong Panginoon ng ating buhay. So ito po, nung time na okay-okay na po ang Israelites, tapos patay na lahat ng mga anak niya, syempre, byuda na po ang kanyang mga manugang. Kaya ang sabi niya, sige na, pumunta na kayo doon, balik na kayo sa mga magulang niyo. Kasi alam po niya na magiging mahirap ang kanilang buhay. Pinagpipilitan niya, sige, bumalik na kayo, okay na yun, okay na. Huwag niyo na akong alalahanin, babalik na ako. Pero alam niyo po ba, yung isa, si Orpa, na manugang niya, dalawang manugang niya, yung isa, bumalik na. Pero itong si Ruth, ibang klase po. Siguro talagang dinibdib niya. Yung totoong may pagmamahal din siya at compassion sa kanyang biyanan, talagang sabi niya dito, nakakatuwa lang po, nakakatuwa na tignan natin sa book of Ruth, sabi niya dito, sabi niya, "Look," said Naomi, "your sister-in-law is going back to the people and her God," kasi ang Diyos po nila ay hindi si God the Father in heaven. "Go back with her," sige na, balik ka na, sabi niya. But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die,
and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely. Ah, tingnan niyo yan, ha? If anything but death separates you and me. Biruin niyo po yun. Kung iisipin po, hindi niya, manugang na po ito. Pero yung pagsalita niya na siguradong sigurado siya na gusto niya siyang samahan sa hirap at ginawa hanggang kamatayan ang sinasabi niya. Diba ang sarap po ng feeling pag yung manugang niyo ganun? Wow! Bless na bless po. At alam niyo po ba na sinabi dito na ganun si Ruth? Kahit alam niyang may hirapan siya, kahit na sinabi niya hanggang kamatayan, talagang sasamahan niya yung kanyang biyanan. Go to your version of, parang sinasabi ni Pastor Max Locado, imitate Ruth and get busy. Go to your version of the grain field and get to work. Tapos po nung pumunta sila Naomi at si Ruth doon sa Israel, aboy, sa Jerusalem po ba yun, nung bumalik na siya? Tapos sa Judah, sa Jerusalem nga po, sa Judah, ay alam niyo po ba, syempre siya ang magtatrabaho para sa kanyang man, sa makanyang biyanan. Alam niyo po na pag nag-aano po ng palay, pag may natira, yun po namumulot po siya ng namumulot. Hindi niya inisip kung ang hirap ng buhay ko, wala na nga yung asawa ko, kailan kaya ako mag-aasawa? Hindi po niya inisip yun. Inisip niya kung paano niya bubuhayin, kung paano niya pagsisilbihan yung kanyang biyanan. Ang bait. Tapos sabi niya nga, kaya sabi ni Pastor Max, go to your version of Greenfield and get to work. Get to work, kapatid, kung ano man yung ano ba, parang wala ka na bang kapag-apag-asa, tumayo ka, get to work, go to the field na kung saan ka pinupunta ng Panginoon. This is no time for inactivity or despair. Iiyak ka pa ba? Magmumuni-muni ka pa ba dyan? Off with the morning clothes. Hindi morning na umaga, morning, yung ikaiiyak. Tama na kapatid. Take some chances. Take the initiative. You never know what might happen. You might have a part in bringing Christ to the world. Katulad po ni Ruth dito sa story, alam niyo po ba na dahil sa ganun ang kanyang ugali, nag-obey siya sa kanyang biyanan, taus-puso siya na naglilingkod. Dahil sa kanya po, ang lineage ni King David ay nabuo sa isang Moabite woman. Isang Moabite woman na ang alam niya mess na ang kanyang buhay ay nagkaroon po ng lineage ni Jesus. Dahil nagkaroon po siya ng blessing, dahil alam niyo po yun, hindi siya naging selfish, hindi niya pinokus yung sa sarili niya na kailangan ko pa mag-asawa, bata pa ako, hindi pa ako magkakaanak, wala mag-aalaga sa akin. Hindi, ang nakita niya muna yung compassion niya sa biyanan niya, yung pagsisilbihan niya. At nung dinaglaon, God always see our hearts. God will always see our hearts. Tapos yung motibo natin, alam niyo ng Panginoon. At nung nakita ng Panginoon yun, dahil doon, na nagkaroon siya ng asawa at nagkaroon uli siya ng mga anak. Iba-iba pa po yung mga kwento niya dito. Marami pa pong katuloy yung love story na yun eh. Pero in the end, ang pinakamaganda po, dahil po doon sa pagiging, alam niyo po yun, yung nakita natin na heart niya, yung desire niya na mag-follow kay Naomi. Tapos yung dineclare niya na your God will be my God. Siguro rinig na rinig yun ni God. Sabi niya, bilib ako dito sa Moabite woman na to. Kahit Moabite to, daig pa yung mga taga-Juda na mga ibang kababaihan. Tapos yung kung paano siya mag-serve, hindi niya inisip yung sarili niya. Selfless siya. At pagkatapos, nag-obey siya sa kung ano sabihin sa kanya ng kanyang biyanan. At tingnan niyo po, nakikita talaga ni Lord yung lahat ng ginagawa natin. Kahit hindi nakikita ng ibang tao, si God po kitang-kita niya. Kaya kung nakita niyo na
ang buhay nyo ay wala ng pag-asa o ano, hindi po yun totoo. Because God can do wonders. And sabi pa po niya, dahil doon, sabi niya, oh, you might not know what will happen. You might have a part in bringing Christ to the world. Kasi po dahil kay Ruth, nandun nga po yung naging lineage ni Jesus Christ. Lineage po ni King David. Hanggang sa na lumabas doon si Jesus Christ sa lineage nila. Tayo naman po, hindi po natin alam na yung mga mess ng buhay natin o akala natin kapalpakan na, no, magiging, ayun ay way para magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon in a different form. Alam nyo po nung last Thursday, testimony po to. Last Thursday, di po ba hindi kaagad na play yung ano, yung morning devotion. So may nagte-text na sa akin, nagte-text na sila. Si Nanay number one, nagsabi na Nanay Lolita Rima, sabi niya, ay, bakit wala pang ano, wala pa yung morning devotion. Tapos mamaya, yung isa naman, nag-text, tapos yung isa, nag-text. Tapos nagpaumanhin nga si Sir Rod, sabi ko kay Sir Rod doon, Sir Rod, okay lang, God's time. Pero lo and behold, alam niyo po ba, dahil sa na-late yun, si Tatay Ador, napanood niya po yung Thursday morning devotion. Tapos tawa po kami ng tawa ni Nanay. Kasi nga po, Thursday binivisit ko sila every 9 o'clock. So nakapanood po siya ng 8 o'clock. Na dati po kasi 6 o'clock na nanonood si Nanay. 8 o'clock po napanood niya. Tamang-tama yung forgive po ang ano natin topic. Timing na timing daw po. Tapos yung dinapit niya sa yung cellphone sa kanya, sabi niya, tinuro ko pa daw siya ng ganyan. O, tingnan niyo po. Kahit yung mga akala natin, ay, bakit na late? Kasi may gagawin ang Panginoon. Biruin niyo po, alam niyo po si Tatay, mahal na mahal ko yan. Tsaka si Nanay Lolita, every Thursday, binibisita ko rin sila, kinakamusta. At natutuwa po ako na ibang-iba po yung araw na yun, talagang kitang-kita ko si Tatay na sabi niya, alam niyo yun yun, yung nagkwentuhan kami, nagtawanan kami, nag-iyakan din kami. Ganun po talaga. Pero yun nga po, yung mga times na kala natin, alam ni Lord yung motive, gusto i-play yun ni Sir Rod, pero bakit hindi nag-play? Yung pala ay para sa isang tao. To bring Christ to the world. To bring Christ to Tatay. At sana po, kayo rin po na everyday na nangyayari po itong devotion natin, na nawa talagang si Jesus Christ po mismo yung kakatok sa pinto nyo ng puso ninyo para maramdaman nyo. At sana talagang, alam nyo yun, yung pati kayo isang araw na kumbaga everyday na nakakapakinig kayo, na talagang ramdam nyo ang Panginoon. Mararamdaman nyo siya kung pinagsasabihan man kayo o pinupuri kayo o binibigyan man kayo ng pag-asa. Ganyan po ang Panginoon. He is loving and He is gracious. Kaya po, sabi niya, aminin po natin at tanggapin po natin at ramdamin po natin na God can do wonders in our lives. Kahit po it's full of mess, God can do wonders. So, yun lang po. Good morning again. See you again tomorrow. Pray na po tayo. Lord, salamat po kasi po sa dami po ng mga kapalpakan namin sa buhay. Diyan pa rin po kayo. Para po tubayan kami, tsaka po iangat kami uli. Salamat po, Panginoon, dahil katulad po ng buhay ni Ruth sa Bible, ganun din po kami, Lord, eh. Alam po namin na may times naging unfaithful kami sa kung no,
kung sino kayo sa aming buhay. Patnubayan niyo po kami, Lord, na manumbalik po ang aming lahat ng aming pag-asa na sa inyo, ay na nakadepende sa inyo parati. Tsaka po, Lord, tulungan niyo po kami na sabi niyo nga, natutunan namin dito, help us to take this chance, Lord. Help us to take this chance. At saka po, Lord, na to believe, Lord, na we can be your instrument to others, Lord. To bring Christ to every people, Lord, na dadaan sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po rin sa lahat, Panginoon. To you be the glory and honor. In Jesus' name, Amen. Good morning po. Bye-bye.